Allahul musta'an. Allahu akbar. Palitan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga kapatiran natin, ang mga nawala sa kanila at ang mga nasawi mula sa mga kapatiran natin ay patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala at papasukin sa kanilang paraiso. At ang mga kapatiran natin na namatayan ng mga anak, mga asawa ay patatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa pagbabalik loob sa kanya, patungo sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patungo sa tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga kadahilanan kung bakit lumalaganap ang mga ang mga kasiraan, mga kalamidad dito sa ibabaw ng lupa ay dahil po sa kasalanan, pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ayon sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Ar-Rum verse 41, tuluyan nang lumaganap ang kapinsalaan sa ibabaw ng lupa at karagatan nang dahil sa pinagsumikapan ng kamay, mga kamay ng mga tao, nang dahil sa mga kasalanan ng mga tao. Kaya kaniyang ipinalasap sa kanila ang ibang bahagi ng anumang bunga ng kanilang ginawa upang sakali sila ay magsibalik sa landas ng kabutihan. Nang sa ganun sila ay makapagbalik loob kay Allah, la'allahum mirja'un. Nang sa ganun sila ay makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, mauunawaan po natin mga kapatid, sa verse na ito, nakabilang nga po sa mga kadahilanan kung bakit dumarating ang mga ganito mga kalamidad, lindol, bagyo, tsunami, ay dahil po sa kasalanan ng mga tao, dahil sa mga ginagawa ng mga tao, pag-iwan sa sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-iwan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, tuluyang pagkalunod sa mga makamundong bagay na nakakalimutan ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun ay matikman po natin ang ilan sa mga resulta ng mga pinagagagawa natin, mga kasalanan natin. Nang sa ganun, tayo ay makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kailangan pa bang dumating muna sa atin ang mga kalamidad, ang mga ganitong dilubyo, saka pa tayo magbabalik loob kay Allah? Hihintayin pa ba natin na dumating sa atin ang ganitong mga kalamidad, saka pa tayo magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala? Saka pa natin aayusin ang ating mga buhay? Saka pa tayo magbabalik loob? Saka pa tayo magbabalik sa sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saka pa natin aayusin ang ating mga paniniwala at pananampalataya? Magbalik loob na po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man dumating ang ganitong mga parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ganitong mga kalamidad. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi rin po natin masisisi ang ating mga ulama, ang mga pantas, ang mga scholar, ang mga mangangaral po natin kung bakit po tayo nila pinapakialaman sa ating mga gawain, kung bakit itinatama po nila ang ating mga kamalian, kung bakit sinasabi nila ang mga haram, sinasabi nila ang mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit ipinaparating nila sa atin ang mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga po mga kapatid, kabilang din po sa mga kadahilanan kung bakit tumarating po ang mga kalamidad ay ang kapag wala nang nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal sa kasamaan sa lugar. So sa ganong punto po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kabilang po yung sa mga kadahilanan kung bakit dumarating po ang mga kalamidad, mga lindol, mga bagyo, mga
tsunami, kapag wala nang nag-uutos ng kabutihan at wala na ring nagbabawal ng kasamaan sa lugar, ay hintay na lang ng mga tao ang parusa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng mga kalamidad, mga dilubyo na ito, mga kapatid sa pananampalatay Islam. Kaya po mga kapatid sa pananampalatay Islam, ihintayin pa ba natin na dumating sa atin ang mga kalamidad na ito, ang galit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kapatay magbabalik loob kay Allah. Mga kapatid, magbalik loob na po tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggat mayroon pa pong oras, mayroon pa pong pagkakataon na tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga pagbabalik loob, ay magbalik loob na po tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sabi ng mga ulama, ito na lang po ang nalalabing pag-asa natin para hindi po tayo maparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundong ito. Kasi nga po sa ayat na ito, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kadahilanan kung bakit hindi paparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mga tao. Unang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang presensya ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa po mga kapatid ay ang paghihingi ng kapatawaran ng mga tao. So dalawa po yan mga kapatid. Sa kapanahunan natin ngayon ay wala na po ang presensya ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang nalalabi na lamang po mga kapatid na pag-asa natin para hindi tayo matamaan ng galit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kaparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundong ito, ay ang laging paghingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga po mga kapatid, kabilang sa mga lunas na mga kalamidad mga kapatid, ay ang laging pagbabalik loob kay Allah, laging paghingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya magparami po tayo ng paghingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kunan po natin ito ng aral mga kapatid. Kunan po natin ito ng aral ang ganitong mga kalamidad. Kunan po natin ng aral mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang isang mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailanman hindi siya nagiging kampante mga kapatid, bagkus siya po ay laging nagbabalik loob kay Allah, laging humihingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga pagkakasala, sa kanyang mga pagkukulang, sa pagsamba kay Allah, sa mga obligasyon niya bilang mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan po ang tunay na mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kunan po natin ng aral ang nakita natin na pangyayari sa Syria at saka sa Turkey. Nawa po ay gabayan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tungo sa katotohanan, tungo sa sunnah, tungo sa pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tungo sa pagsasabar, pagtitimpi para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at palitan sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mas mainam ang anumang nawala sa kanila. Allahumma amin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.